siya, pare. At alam ko, mahal pa rin ako ni Mariela. Pero may asawa na ka mo. O gusto mo bumalik sa kulungang pinanggalingan mo? Mahal ko siya. At babawiin ko si Mariela. Ano yun? Yan din yung babiram na umatake noon kay Glot. May bago tayong destinasyon. Saan? Sa San Nicolas. Nakakita sila doon ng kakaibang itlog. Malapit sa bulkang Batahon. Iglot? Hindi talaga okay yung sining sa poder ni Aling Idang. Ubod na sungit ang matandang yan. Hindi na nga ako magtataka na maltratuhin niya ang alaga niya. Bakit po? Kung yung sarili niyang anak na ibenta niya, paano yung hindi niya kadugo? Asan na tayo? Nalilikaw na yata tayo eh. Saan po ba kayo pupunta? Gusto sana namin magpunta sa Bulkan Matahon. Alam niyo ba yung pinakamadaling daan papunta doon? Yeah. Diyan ho, dadiretsuhin niyo na lang po yan. Ah, totoo ang umbi ko, Monggol. At ako, si Dr. Hugong Petrovsky, ang kauna-una ang archaeologist na magpapatunay sa mga pambihirang nilalang na yan. Kikilalanin ako ng buong mundo! Mapapatunayan kong hindi ako baliw! Hindi ako baliw! Uy! Oh. Oh. Tinan mo, Monggol. Oh. Ha? Hindi ako pwedeng magkamali. Oh. Ha? Huh. Di ba? Galing ito sa itlog. Di ba? Isang piraso ng eggshell ito. Ha? Dok, pero eggshell lang ano? Matagal ko nang pinag-aralan ito eh. Kaya nakakasigurado ako. This eggshell is not an ordinary eggshell. Okay? Eggshell ito ng unggi ko. Dok, ibig sabihin nyo na nakalabas na sa itlog ang unggi ko? Oo, Monggol. Nakalabas na ang unggi ko. Kaya dapat manatili tayo dito sa lugar na ito at magmatsyag. Dahil may hinala ako na nagtatago lang sa lugar na ito ang unggi ko. Kailangan na natin siyang mahanap! Bakit ako ang iniilawan mo? Hindi ako! Lola, tulungan ko na po kayo. Oh, ngayon mabuti naman maaga ka dumating. Opo, Lola. Namasyal po kami ni Bal at Iglot. Ah, sige, magluluto ako ng masarap na merienda mamaya pagkatapos natin dito, ha? Opo. Naku, sorry po, Lola. Ayos lang. Sige. Lola, huwag po kayo magagalit, ha? Anak niyo po ba? Yung baby sa picture? Kasi po, parati po kitang nakikita na pinagmamasdan niyo po ito. Hindi ko alam. Bakit hindi niyo po alam? Ano po ba nangyari sa kanya? Bakit po naghiwalay kayo? Kung talagang nakalabas na ang unggi ko mula sa itlog niya, ang ibig sabihin niyan, nandito lang siya sa lugar na ito. Ha? Hindi pa siya nakakalayo. Pero, Dok, asan? Makikita din natin siya. Alam ko, nararamdaman ko na mapapasa akin din ang unggi ko. At alam mo, sigurado akong nagagamit niya na ang kapangyarihan niya. Kawawa.
nag-aawa naman si Loleida ng iglot. Nagkahiwalay sila ng anak niya. Parang ako at ang nanay ko. Nagkahiwalay din. Oo nga, no. Ikaw din. Iglit. Sana magkita sila ni Loleida at ang anak niya. Sana ako din. Makita ko din ang nanay ko. At si Iglot, para lahat tayo masaya. Kaso, wala na tayong panggatong. Napapagod na ako. Dok, ako yung napapagod eh. Dahil sunod ako na sunod sa inyo, lakad kayo ng lakad eh. Eh kung gusto nyo, pumasok muna kayo sa loob para magpahinga. Hindi tayo pwedeng magpahinga. Nandito lang sa paligid na ito ang hindi ko eh. Magmatsyag tayo. Eh, pero Dok, saan natin mahahanap? Pasensya lang, pasensya. Oh, ayan di Glot. Totoo, parang milagro talaga, napagaling niya yung bata. Oh, aba, ay milagro talaga yun, di ba? Ay, sandali lang po, mawalang galang na po. Meron pong nagpapagaling po dito? Ay, oo, isang bata. Bata? Sino pong bata? Ay, alam niyo ba kung saan siya nakatira? Oo. Sakit!
Mariela. Anton? Anton, anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Mariela, gusto na kita makausap. Ano ba dapat natin pag-usapan? Hindi pa ba maliwanag sa'yo na may asawa na ako? Mariela, wala akong pakialam. Mariela, mahal kita. At alam ko mahal mo rin ako. Mariela, tayong dalawang para sa isa't isa. Anton! Bakit ba gusto mo paguloyin ang buhay ko? Mariela, mahal kita. Anton, kung talagang mahal mo ako, respetuhin mo sana ang desisyon ko. May asawa na ako ngayon eh. Ayoko maging taksil sa kanya. Kaya utang na loob. Tigilan mo na ako. Mariela. Ayoko na makita ni Anino mo. Kung ano man ang nararamdaman mo, kahit gano'ng kalalim man yan, walang pupuntahan yan. Dahil huli na lahat, Anton. Huli na ang lahat. Mariela, huwag mo sabihin yan. Itawan mo ako. Mariela. Itawan mo ako, sabi. Umalis ka na. Umalis ka na. Mariela. Doc, bakit ba natin kailangan puntahan yung batang nakakagaling? Baka kasi nasa kanya yung unggi ko. Doc, nalilito pa rin ako eh. Alam mo kasi, isa sa mga powers ng unggi ko ay yung magpagaling. Ah, pero Doc, sigurado ho ba kayong nakakapagpagaling yung unggi ko sa kanya? Kaya nga tayo nandito para alamin natin. Eh? Tara na, kakatukin ko na. Kita mula nang magkasakit ka. Nabalitaan ko na lang magaling ka na pala. Totoo pong gumaling ang anak ko mula sa sakit niya. Himala po talaga ng Diyos ang nangyari. Himala? Talagang himala? Nako, hindi po. May bata pong nagpagaling sa akin. Opo. Magaling na po talaga ako. Ning, nasabi ba sa'yo ng lola mo na dumalaw ako? Po. Hindi po. Pampihira talaga yung ugali ng matandang yan. Oo. Ning? Bata? Anong bata? Anak, wala po. Mrs., sana po kasi maawa kayo sa akin. May anak din po kasi ako. Magulang po ako ng isang anak na may sakit na kailangan din po ng tulong. Eh, malubha ho yung sakit niya eh. Kailangan niya po paggamot ka agad eh. Oo nga, Mrs. Lumapit na kami sa mga doktor. Albularyo, mambabarang,
mangkukulam. Lahat sila walang magawa sa planta. Paso ba ito? Ito po ba? Naintindihan ko pa yung nararamdaman ninyo. Pero... pero nangako po ako kay Father Ruben, na hindi ko po ikukwento kahit kanino ang nangyari dito eh. Father Ruben? Sino pong Father Ruben? Siya po yung nakakakilala dun sa bata. Mabuti po siguro. Kayo na lang pong makipag-usap sa kanya. Salamat po. Magsabi ka sa akin, Ning. Paano ka nagkaroon ng paso sa braso? Paano? Napaso po ko sa kalan. Nagluto po ako. Hindi ako naniniwala sa'yo. May tinatago ka sa akin, ano? Naku, wala po. Ning, lola mo ba ang may gawa nito? Siya ba? Naku, hindi po. Ning, alam ko takot ka sa lola mo, kaya ayaw mo magsabi sa akin ng totoo. Pero kailangan na nating tapusin ang pagmamalupit niya sa'yo, Ning. Sabi mo sa akin, siya ba may gawa nito? Siya ba? Hoy! Anong ibig sabihin nito, ha? Babae ka? Anong ginagawa mo sa apo ko? Ako ho ang sagutin niyo. Anong ginawa niyo sa bata? Bakit ho siya may paso? Ha? Ning? Paano nangyari ito? Ano nangyari? Ay naku, Lola Idang. Huwag niyo na ho akong artihan. Hindi ako naniniwala may concern kayo dyan sa bata. Hoy, may gawa niyan! Malisyosang hayop ka! Lumayas ka sa bakuran ko! Layas! Oo! Oo, aalis ako! Pero itong tandaan nyo, ha? Hindi nito natatapos to! Babalik ako kayo, matanda kayo! Babalik ako kayo! Tandaan nyo, ha? Babalik ako kayo! Gaba! Uminom ka na muna. Sabi ko na nga ba, eh. Tarantado talaga yung dugyot na Anton na yan, eh. Sa Betty, tama na muna. Anong tama na? Eh, kung dinukot ka niya? Hindi magagawa ni Anton yun. Ano? Paano hindi niya magagawa? Eh, di ba, sira ulo na nga yung taong yun. Tsang, nalulungkot lang naman ako. Kasi, bakit kailangan pa namin humantong sa ganito? Pamangkin, alam mo kung ako sa'yo, sabihin ko na sa asawa ko, sabihin mo na dyan kay Mancho, para tumigil na yan. Chang, hindi pwede. Paano hindi pwede? Bakit? Gusto mo siyang proteksyonan? Eh, di ba pinabastos ka na nga niya ng dugyot na yan? Para matigil na ngayon kahayupan niya, isumbong mo na yan kay Mancho. Chang, wag. Chang, maawa ka. Hoy? Lola, sorry po ah. Bakit ka nagsasorry? Wala ka namang ginawang masama. Kasi po, dahil sa kakulitan ko, napasa po ako. Tapos, kayo po ang pinagpindakan ni Ate Mona na nakapatakit sa akin. Ako, lintik talaga ang babae niya niya. Huwag na natin siyang pansinin, ha? Bayaan na lang natin siya. Salamat po, Lola, ha? Saan? Sa bakit? Kasi po, inalagaan niyo po ako. At patuloy pong inaalagaan. Kasi alam mo, mahal kita, Apo. Mahal na mahal ko rin po kayo, Lola. Music.
Saya. Ano ba ang kaso ko sa inyo? Sino ba yun? Napag-utusan lang kami. Nakalabas ang parasyon ng kulungan. Problema ito pa nagkataon. Aldo? Ma'am. Alam ko na narinig mo yung usapan namin ni Chabetti. At alam ko na tapat kang naglilingkod sa asawa ko. Kaya nagmamakaawa ako sa'yo. Maaari bang huwag mo na lang sanang ipaalam kay Juancho yung mga narinig mo? Huwag mo na sanang banggitin pa kay Juancho ang tungkol kay Anton? Pero ma'am. Aldo. Wala ka bang balita tungkol sa kanya bago ka umalis? Ang huling balita ko, pinangay ng yaya niya ang anak mo. Pinagmamalupitan kasi ni Dr. Mendez ang anak mo. Kaya nang hindi na makatiis si Aling Esther, tinakas niya ang anak mo. Si Esther? Nasa kanyang anak ko? Oo. Anton, sa libaran mo! Pati pa natin talungin si Father. Alamin na natin tungkol doon sa tinutukoy na Aling Merced, tungkol sa batang nagpapagaling. Huwag tayong padalos-dalos, Monggol. Eh, mukhang pinoprotektahan ng paring inyong impormasyon tungkol doon sa batang nakakapaggamot, eh. Maghintay na lang muna tayo. Magmatsyag, magmanman. Kapitana, meron po sana akong isusuplong sa inyo, eh. Isang matandang babae po na lasenga. Tapos minamaltrato niya po yung alaga niyang apo. Child abuse, ha? Naku, sa lahat ang ayoko, yung mga taong nangaabuso ng bata. Kaya nga po ako lumapit sa inyo, eh.